Maraming nalilito. Ano ba, sir, ang ibig sabihin ng financial framework or FS framework? Ano ba ang magiging benefits ko? Siyempre, kailangan may benefit. Ngayon, may mga early adopters nito at may mga late adopter. Ngayon, ano ang posisyon ko dito sa regulasyon na sinasabi ng BIR? Tingnan nga natin yung regulasyon. Ito po ay Revenue Regulation 7-2007 at maliwanag na sinasabi dito ang pinag-uusapan ay accounting titles. Maliwanag yan. So, yung accounting title daw, dapat daw ay mag-conform sa framework ng Financial Reporting Standard Council na nag-i-issue ng Philippine Accounting Standards at Philippine Financial Reporting Standards. Again, ang pinag-uusapan, accounting title. Okay, so framework ng accounting title, hindi framework ng financial statement. Liwanagin natin yon. Second, sabi dito, these accounts, ayun, liwanag yon. These accounts must conform, again, sa basic framework. Oy, hindi ko napakita. Sabi, these accounts must conform sa basic framework. Ayun ang maliwanag. So, ibig sabihin, kung mamimili ka ng accounting titles, i-check mo muna kung available sa Philippine Accounting Standards or sa Philippine Financial Reporting Standards. Kaya lang, sabi ng BIR dito, ito yung pine-prescribe namin. Kita mo ha? Kitina mo yung utak ng BIR. Dun sa first paragraph, sasabihin niya, sumunod ka sa SEC. Yun ang sabi niya eh. Sumunod ka sa SEC. Ayan, nakaliwa-liwanag eh. Sumunod ka sa SEC. Ayun ang SEC. Sumunod ka sa BSP. Sumunod ka sa IC. Tapos may sinabi dito, etc. Sino ba yung mga etc. na yan? Tanungin mo yung sarili mo. Huwag kang tatanga-tanga. May etc. eh. O sino etc.? Kung matalino ka, napakasimple lang naman ang sagot dun. Sino ba yung nag-uuto sa'yo? BIR? Sino pa nag-uuto sa'yo? Department of Finance? Di sila yung etc. Ganun lang kasimple, mga ka-taxpayer kong mahal. Para malaman mo kung dapat kang sumunod dun sa first paragraph. Ang nakakatakot dito, yung susunod na mga paragraph, sabi rito, sinabi ng BIR, okay, ito yung gusto namin. Sabi ng BIR, ito yung gusto namin. Ayan, hindi ko na ipakita. Ito yung gusto namin. Ibig sabihin, ito yung framework. Kaninong framework ito? Di sa BIR, di dalawa na ngayon yung framework. Isang framework ng BIR at isang framework nung sinasabi niya ritong mga government agency. Pero, sumunod ka raw dito at the same time, sumunod ka rito sa sinasabi ng BIR. Ayan pa, pati mga laman loob ng financial statement, nakasulat dyan. So, sa madaling salita, inuutusan ka ng BIR ayon dito sa RR7-2007. Ayan, ito po yun. Okay, liwanagin natin. Ang dami hong nalilito rito. Kahit mga CPAs, nalilito rito. Kahit magna cum laude, nalilito rito. Kahit na summa cum laude, nalilito rito. Kahit cum laude, nalilito rito. Kahit honorable mention, nalilito rito eh. Okay? May dalawahong approach or accounting ang sinasabi dito sa BIR na to. Okay? Ang unang approach po is, okay, bossing maestro, tax specialista, sumunod ka. Saan? Sa SEC. O bangko, sumunod kayo sa BSP. O insurance,
Mga insurance company, sumunod ka sa insurance commission. O, mga kooperatiba, sumunod kayo sa kooperatiba. Gusto naming sumunod kayo. Pero, sabi niya, ito yung gusto namin. So, dalawa yung gusto. Sumunod kayo sa ibang government agencies at higit sa lahat, sumunod kayo sa amin. So, ang importanteng susundin mo, sabi sa BIR, yung BIR rules and regulation. At sinasabi na nga nila rito, ano yung rules and regulation nila? Ayan. So, kung tatanga-tanga yung mga CPA ninyo, tatanga-tanga yung mga bookkeeper nyo, edi magkakamali nga kasi hindi binabasa to. So, ang purpose natin dito, mga taxpayer kong minamahal, eh maiwasan nating magkaroon ng criminal prosecution yung presidente. Maiwasan natin na magkaroon ng criminal prosecution yung accountant ng opisina ng presidente. Ayaw natin ding makulong yung treasurero at yung chairman ng board of directors na pumipirma ng statement of management responsibility. Kasi binalaan na sila ng BIR eh. Binalaan na sila ng BIR na pag hindi ka sumunod sa framework na exclusive para sa BIR, ito mangyayari sa'yo, sinabi ng BIR. Sabi rito, ayan oh, it is the responsibility of the taxpayer. Okay? Kailangan daw sundin mo. Ikaw may responsibility. Eh, pagdating sa korporasyon, yung presidente may problema. Yung pagdating sa association, yung chairman of the board may problema. Pagdating sa kooperatiba, yung general manager ang may problema. Sila yung ikukulong eh. At kasama dyan, common denominator, yung treasurer ng kooperatiba, treasurer ng korporasyon, treasurer ng asosasyon. So ano daw ang i-impose? O yan, maliwanag naman dito, ipakukulong kayo. Ayan o. Ito pang certified public accountant. Ayan. Kukulong daw yung certified public accountant. So, maliwanag ho dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, eh, alam naman natin under section 275, may 6-month imprisonment ho yan. Doon ho sa mga nabanggit kong mga opisyal ng korporasyon, may-ari ng company, treasurer, at chairman of the board. So, ano ngayon ang benefits ng financial framework na nire-recommenda ng BIR? Dalawa. Sabi niya, pag tungkol sa Bangko Sentral, edi gamitin mo yung Bangko Sentral. Pag tungkol sa SEC, edi gamitin mo yung SEC. Wala kaming ano dyan. Wala kaming disagreement. Pag tungkol sa insurance commission, edi gamitin mo yung sinasabi ng insurance sa commission, kung kayo, insurance company kayo, di gamitin mo yung insurance commission, wala kaming problema dyan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, sabi ng BIR, pagdating sa report sa amin, ito gagamitin mo. O di sineparate na ng BIR, in-isolate na ng BIR yung gusto niya. Ngayon, kung tatanga-tanga, yung nagbabasa nito ay mapaparura. Kasi hindi kopyahin natin yung ginawa natin sa SEC, sinabi na nga eh. Ito gusto namin, sabi ng BIR. Diba? Yung pang SEC, okay. Bigay mo sa SEC. Para ho dun sa mga hindi pa ho napapaliwanagang maigi, panoorin ho yung part 1 itong ating BIR expectation for financial statements content. Available ho yan sa ating YouTube channel. Okay? So, abangan po ninyo yung mga susunod nating video at ang isusunod nga natin dito, gusto ko lang makipakita sa inyo, ito pong sinasabing BIR profiling system. Meron ho silang ganyang bago. So susunod na ho yan, panoorin ninyo sa susunod nating video. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. Masayang hanap buhay, masayang pamilya, masayang kinabukasan.